akin, nag-offer po siya ng 20,000 po. Tapos meron pa po akong ibang kausap, tapos sinabi ko rin po sa kanya na may kausap pa po akong iba, may nag-offer pa po na mas malaki. Tapos ngayon sabi niya, sige, 40 pics. Tapos sabi ko sa kanya kung pwede 50. Ngayon sinabi niya sa akin na sige, hanggang 45 lang. Tapos nung mga 1 po, magkausap kami. Sabi niya, hindi kita mapupuntaan kasi nasa Baguio ako. Ngayon March po, 1. March 1 po. Tapos nung March 2 po, kinunta ko po ulit siya. Sabi niya, nasa Baguio pa ako, baka bukas na tayo mag-meet up. Sabi niya, tapos sabi niya rin po sa akin, yun nga, daw po, gagawin niya din daw pong illegal yung adoption kasi may papapermahan daw po siya sa akin. Ngayon, di sabi ko, sige po, update niyo na lang po ako bukas. Nung March 3 po, nagkausap po kami ulit. Iningin niya na sa akin yung pangalan ko po. Tapos yung may ID daw po ako, sinend ko rin sa kanya yung ID ko po. Tapos nun, sabi ko sa kanya, tinanong niya po ako kung anong oras kami mag-meet up. Sabi niya, sa Quezon City po, doon po sa may Jolly. Kailan mo yung bata doon? Opo, dinala ko po doon. Tapos binigyan niya yung pera sa'yo, binigyan mo ni anak mo sa kanya? Opo, ganun po. Pagpunta po namin sa loob ng, pagbaba ko po ng taxi, pagpunta namin sa Jollibee po, doon niya po ako pinapirma. Wala rin siyang binigay na copy nung pinirmahan ko pong kasulatan. Yun din po. Tapos nung pag-alis ko po, kinonta ko pa po siya. Sabi ko na ibabalik ko yung pera. Kukunin ko yung anak ko. Binlock niya na po. Okay. Wala po kayong any pictures nung kausap ninyo? Wala po. Pero yung anak niyo po, meron kayong pictures? Meron po. Sige, pakita natin. Ito. Taas niyo lang po. Ano? Ito po yung kanyang anak. Ito po yung kanyang anak na yan. May mga pictures po. Ayan. I-next natin. Ilang months old na po itong anak? 8 months old po. Na-9 na po. Itong ano, March po. Itong ano po, March po. Okay na. Ayan, no. Sige po, paano po ba yun? Pinost niyo siya sa online? Nag-post po ako, pero wala pong picture. Yung kumbaga, nag-post lang po ako na may papa-adopt po ako na bata. Tapos marami rin pong nag-comment. Pero siya po yung pinakalas na nakausap ko, pinagbigyan ko. Ano po bang naisip niyo, bakit niyo binibenta yung inyong anak? Stress po, may mga utang po. Kaya, so kailangan niyo talaga ng pera? Oo. So, pagbigay niya doon sa bata, nung hindi niya nakasama yung bumibili, doon yung naisipan. Bigla na, hindi na pala. Tapo, binalikan ko, chinat ko rin po siya, kaso binlock niya na po. Binlock na? Tapo. Okay, sige, para doon sa mga nakakakilala doon sa bata at doon sa umampun at bumili nung inyong anak, panawagan ko yun. Sana po makipag-ugnayan na siya, imalik. Ano ko, imabalik naman po yung pera. Sana po makipagtulungan na siya kasi babalik naman po yung pera. Tsaka yung inastos niya po. Ibabalik naman po, ibalik lang po yung alam mo. Sige, ngayon wala bang kumakontak sa'yo? Wala po. Pinost mo na ba ito? Pinost ko na rin po kasi pinabura nga po nung NBI po. Baka daw po kasi mabulabog yung nag-ampon sa anak ko po. So, sa QC siya binenta. Opo. Kayo po, kuya. Baka meron po kayong gustong panawagan din. Kayo po, baka meron po kayong gustong sabihin din para doon sa bumili. Baka sa... Ito po kayo. Ito naman po yung asawa ni ate. Yung tatay po nung batang binenta. Masasabi ko sa kumuha sa anak namin, sana naman... Bigayin nyo na po yung anak namin, ibalik nyo na po. Ibabalik din po namin yung nakuha niya po na pera. Sana po mapanood nyo po itong, ano, itong news po na nilapit namin. Ito po ba ay pinag-usapan yung dalawa na ibenta yung anak? Hindi po. Ako lang. Hindi ko po alam na bibenta po niya. Nagpaalam po siya sa akin nung 6:30 po. Anong araw? Ang sabi niya po sa akin, March 3 po. March 3. Opo, sabi niya sa akin na pupunta siya sa...